Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po? Ilang araw na lang po isbutuhan na naman. Nakakalungkot na balita, no? Tama yung title na yun yung nabasa. Si Representative Dante Marcoleta is nag-withdraw na sa kanyang senatorial race dahil rin sa mga ranking na nakukuha niya sa mga surveys na nilalabas. Isa po si, kung naalala nyo, isa po siya sa nag-deny na i-renew yung franchise ng ABS-CBN. At hinikayat din siya ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang senador. Kaya lang, ito nga nangyari, no? Siguro nga hindi pa panahon para maging senador siya. Sayang, no? At ito po yung kanyang statement na nilabas ng COMELEC. Facebook. Okay, dun po sa mga nakasubaybay sa atin kanina pa, diba, binrake po natin ang isang balita na ikinalungkot ng kanyang mga supporters ang pag-withdraw ni Congressman Dante Marcoleta sa senatorial race. Wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Meron pong statement ngayon-ngayon lang, mainit-init pa si Congressman Marcoleta. Bago po natin basahin ang statement, inaanyahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na ating tatalakayin. Thank you. Coleta withdraws from Senate race. Yan po ang title. After a grueling four-month campaign sorties in several parts of the country where he spoke before large crowds of Uniteam and PDP Laban rallies, Deputy Speaker Dante Marcoleta decided to drop his senatorial bid for the May 9, 2022 polls. Citing poor showing in running surveys conducted by various pollsters, Marcoleta said that the fighter in me should also be brave enough to call. Let's call a spade a spade. Yun. Nakita niyo po yun, mga kaibigan. Sa madaling salita, ang sinasabi po niya, kahit na si Guerrero, kahit na po siya ay Guerrero, mga kaibigan, dapat daw pong maging matapang siyang basahin kung ano yung sitwasyon. Marcoleta thanked President Rodrigo Duterte for encouraging him to run for senator, for his trust, and for his positive and generous endorsements, together with the efforts of PDP Laban and the People's Reform Party, who also adopted him lately as its senatorial candidate. He also thanked the Uniteam for including him in its senatorial slate and for enriching his for the enriching experience of speaking before multitudes who defied heat and pouring rains in some rallies. I will be indebted forever for several people who chipped in their resources, time, and tons of hard work into my memorable campaign. I thank the hundreds of parallel support groups and thousands of volunteers who believed in my advocacies and the measures that must be pursued for the common good. I just hope that they will all be so kind and accommodating enough to understand. He also clarified that his withdrawal will not deter him from his all-out and continuing support for the BBM-Sara tandem and for all the senators in the Uniteam and PDP Laban slates. And I quote, "The BBM-Sara tandem exemplifies the politics of unity and working together, despite the divergent political persuasions. For the sake of the motherland, an element that is conspicuously absent in other teams," Marcoleta concludes. So, ito pong five-paragraph statement ni Congressman Marcoleta, maaari pong ikinabigla po ninyo, pero
Naaamay-amay na po natin noong nakaraang araw pa. Kaya lang, meron niyang nag-akala na presidentiable yung magwi-withdraw. Eh. Kung nakikinig lang kayo mabuti sa amin, edi sana hindi kayo nagkamali. Hindi niyo sasabihin, saan ako nagkamali? Ayun. So, sa madaling salita, si Congressman Dante Marcoleta ay naniniwala sa survey. Kasi sa mga survey po, halos karamihan po sa mga survey ay nandun siya sa 20 to 25 na ranking. Ano? Kung daw po yun, sabi nga po niya, the fighter in me should also be brave enough to read the writings on the wall. Ayaw niyang magkunwari. Eh, meron kasi mga tao, di ba? Kahit na alam ng kwan eh, ayaw pang tanggapin eh. Hindi siya nagtapang-tapangan sa alam niya namang totoong damdamin ng bayan. Baka nga hindi niya papanahon. Nagpasalamat po si Congressman Marcoleta na humikayat sa kanyang tumakbo sa pagkasenador, sa kanyang tiwala at sa kanyang positibo at generous, mabait, mapagbigay na endorsement. At gayon din po, nagpapasalamat siya sa pagsisikap ng PDP Laban at ng PRP, ang partido po ni dating Senador Miriam Defensor Santiago na naalala nyo, eh, inampon itong si Marcoleta. Nagpasalamat din daw po siya sa unit team dahil po sa isinama siya sa senatorial slate nito at pinalawak ang kanyang karanasan sa pagsasalita sa napakadaming mga tao na kahit na umuulan o minsan napakatindi ng sikat ng araw ay pumupunta sa mga rally. Sabi po niya, siya daw po ay habang buhay na mangungutang na loob sa maraming mga taong nagpatak-patak ng kanilang mga salapi, kasangkapan, resources at iba pa, mga oras para po sa kampanyang ito. At nagpapasalamat din daw po siya sa napakaraming mga daan-daang mga grupo, libo-libong mga volunteers na naniwala sa kanyang advokasya para sa ikabubuti ng lahat. Sana daw ay, sabi, umaasa siya na siya daw po ay mauunawaan ng mga taong ito. So, yan po mga kaibigan, ang five-paragraph statement ni Congressman Rodante Marcoleta. Ito po ay offshoot ng kanyang, nung ating ibinrake na report kanina, ano, ang breaking news natin kanina sa ating Facebook page, na nakakuha po tayo ng dokumento mula mismo sa COMELEC na nagsasabi na siya po ay nag-withdraw ng kanyang kandidatura as early as April 21 pala, no? So 6 days ago pa pala ito, mga kaibigan. At inuulit lang po natin dun po sa mga hindi nakasubaybay kanina, inaprobahan po mga kaibigan ng inaprobahan po mga kaibigan ng COMELEC and Bank ang withdrawal ni Deputy Speaker Marcoleta sa senatorial race at ituturing na stray, ligaw, hindi bibilangin ang boto na makukuha po ni Congressman Marcoleta. Ano, mga kaibigan? E tama po yung mga nagme-message sa atin na marami nang bumoto kay Congressman Marcoleta. Ano po? Marami nang bumoto kay Congressman Marcoleta sa mga sa overseas absentee voting. Eh narinig po naman natin ang kanyang pakisuyo na sana daw po ay maunawaan siya ng mga taong ito na kanyang taga-support. Ayun nga po ang statement na nabasa na ni Katon Ying. Huwag niyo po sanang kalimutan suportahan din yung channel ni Katon Ying. Diyan po ako kumukuha ng aking mga impormasyon sa mga latest na kaganapan sa ating eleksyon na mangyayari nitong May 9. Okay, yun nga. Malayo na yung survey.
iba-ibang survey na yung pinagbasihan ni Congressman o Representative Marcoleta. Sa ranking niya is 22-25 na. Kaya medyo malayo na sa top 12, no? Kaya nagdesisyon na siya. Isang matalinong desisyon po yung ginawa niya. At umaasa naman tayo na magkakaroon pa siya ng magandang posisyon sa gobyerno kung sakasakaling ang manalo is si BBM. Sa pagkakaalam ko, yung mga tumatakbo ng senators na ganyan is merong magandang magiging pwesto kung sakasakaling manalo yung kanyang kapartido sa presidente. Okay, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood at sana wag po kayo magsawang makilahok sa ating talakayan araw-araw. Thank you.